Kung isa kang Pinoy basketball fan ay malamang marami-raming moments ka na ding nasaksihan sa ating national basketball team. Masakit na pagkatalo sa Busan at masarap na pag-break ng Curse of Korea. Ay alam nyo bang may isang laro ang Gilas na talaga namang napaka-weirdo? Ano nga bang totoong dahilan at kahit lamang na ay kinailangan pang gawin ito ni Marcus Daudit? At bakit kahit nanalo ay parang pinagsakluban ng langit at lupa ang Gilas at sinabi pa nga ni Gilas coach Chot Reyes na we won but we really lost? Pero bago tayo magsimula mga kadribol ay ipapakilala ko lang sa inyo itong 1xBet. Dito ay pwede kang tumaya sa PBA at NBA at napakadali lang. Click nyo lang yung link sa baba at huwag kalimutan ang promo code na BACE. At pwede ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus once nakapag-deposit ka ng at least 50 pesos. GCash lang ay pwede ka nang mag-cash in at cash out kaya register na sa 1xBet. ...2014 Asian Games na ginanap sa South Korea ay todo suporta nga ang ating mga kababayan sa pinakamamahal na Gilas, Pilipinas. Binubuo ang kuponang ito nina Junmar Fajardo, Gary David, Jared Dillinger, Gabe Norwood, Jeff Chan, Paul Lee, Chapet Aguilar, Rani Del de Ocampo, L.A. Tenorio, Mark Pingris, Jimmy Alapag, Marcus Daudit at pinamumunuan nga ng Gilas head coach Chot Reyes. Laban ng Gilas at Kazakhstan at dahil nga sa quotient system ay kailangang manalo ng Pilipinas na may at least 11-point lead para mag-advance sa semis. Aware at desidido ang lahat na makuha ang panalo ay sa pag-uumpisa pa lang ng laro ay napakainit na ng simula ni Kuya Marcus Daudit. Dahil naman sa isang follow-up dunk ni Japet Aguilar ay unangang naiselyo ng Gilas ang kanilang 12-point lead, 28-16. Playing with a purpose at talagang gustong manalo ay naalagaan at nadagdagan pa ng Gilas ang kalamangan 35-21 matapos ang dalawang quarters. Punong-puno ang apoy sa mga puso ay lumobo pa ang kalamangan ng Gilas sa 18 sa score na 50-32. Smooth sailing na ay dahil naman sa 7-2 run ng Kazakhstan ay nangangalmot na itong pabalik at 13 na nga lang ang lamang ng Gilas sa pagtatapos ng third quarter. Sa pagsisimula ng fourth quarter ay tila gustuhin man ng Kazakhstan na makabalik ay hindi ito hinahayaan ng mga katulad ni Jimmy Alapag, Rani Del de Ocampo at Marcus Daudit. Less than 5 minutes lang laro ay tila maganda na ang kalalagyan ng Gilas matapos umangat ang kalamangan nito sa 14. Last 2 minutes ay mula sa score na 67-56 pabor sa Gilas ay dito na unti-unting lumalapit ang Kazakhstan at ginagawa naman ito ng paraan ng Gilas sa pamamagitan ng kanilang mga 3-point shots pero wala nga lang pumapasok. Dito na nagkandaloko-loko ang sitwasyon dahil bumira ang Kazakhstan ng 9-0 blast at tuluyan ang nakadikit sa Gilas 67-65. 14 seconds left at dahil kailangang manalo ng may 11-point lead ay dito na nakaisip ang Gilas ng brilliant idea ang tumira sa basket ng kalaban para itabla ang laro at kunin na lang ang 11-point win sa overtime period. Intentionally ay ipinasok na nga ni Kuya Marcus sa goal ng kalaban pero winave ng referee at ibinigay ang possession sa Kazakhstan. Pinilit naman ng Gilas na gawa ng paraan at namigay ng foul pero dahil aware sa gustong gawin ng Gilas ay tila nag-killjoy na ang Kazakhstan at sadya ding hindi ipinasok ang dalawang charities. Panalo ang Gilas 67-65. Nanalo man kontra Kazakhstan ay bigo namang mag-advance sa semis ang Gilas dahil need nga nito sana ng at least 11-point lead. Inamin naman ni Coach Chot Reyes na bago gawin ang brilliant idea ay nagpaalam muna sila sa referee at umoo pa nga daw ito. Pero nagulat na lang sila nang bigla nga itong winave. Mukhang tama naman ang pag-nullify ng referee sa ginawang basket ni Marcus Daudit. Dahil malinaw sa FIBA rules na kapag sinadya ng player na ipasok sa goal ng kalaban ay isa itong violation at hindi counted. Ikaw kadribol, ano ang masasabi mo sa larong ito ng ating Gilas, Pilipinas?